ako. Justin. Hey, Justin. Aalis na si Yaya. Okay ka lang ba? Why? I don't leave you here. What? I want to go with you. Don't leave me alone. Eh, kasi hindi ko binigyan ng Christmas bonus ng mami mo eh. It's fine. Ano? I want to go with you. Are you sure? Yeah. Oo, paano yan, Justin? Wala na si Yaya. Alis na si Yaya. I need to go. Mm-hmm. Are you crying, Justin? What? Do you love Yaya? Huh? Do you love me? Huh? Do you love me? Yes. Do you want to go with me? Okay. Oh, sige. O, saan ka na dun? Gusto mo aalis ako o hindi ako aalis? No. Are you sure? Huh? No. You're going anywhere. Eh, paano yan? Bukas wala na si Yaya. I want to go with you tomorrow, please. Sino na mag-aalaga ko, Justin? Huh? Ah, sino mag-aalaga kay Justin? Pagulo na si Yaya. Hmm. Sige na. Don't cry na, ha? Ha? Huwag kang iiyak pag inaaway ka, inaaway ka ba ni Kuya? O sige, pagwala si Yaya. Huwag nag-message ka sa akin para hindi ka awayin ni Kuya, ha? Okay? Don't cry na, don't cry. Don't cry na, Justin. Don't cry na. Still crying? It's okay na, don't cry na. Uy, andyan pala kayo mga kainday. Buti naman at sinamahan niyo ako dahil alam niyo ba kung gaano kasama ng loob ko sa binigay sa akin na early Christmas bonus ng aking madam. Alam mo yung excited na excited ka sanang buksan yung binigay niya sa yung gift, pero nung nakita mo hindi mo alam kung magiging masaya ka ba o magiging malungkot. Ito yung mga binigay niya. Sausage. Tuna. Dalawang pansit kanton. Dalawang kilong bigas. Sabong pang laba. Alam mo yung gustong-gusto ko na sanang sabihin sa madam ko na nabahaan ba ako, ha? Nabahaan ba ako? Nabahaan ba ako? Pero alam mo yung lumabas na lang sa bibig ko, thank you po, madam. Pero alam mo yung talaga bang deserve ko pa na ganito yung ibigay niya sa akin? A few moments later. Sa loob ng 17 years, ako na yung naging kasama mo. Tapos, bibigyan mo lang ako ng ganito. Alam mo yung parang deserve ko pa talaga lahat to. Yung tipong kapapanganak ko pa lang, ako yung unang-unang kumapit sa bagong sinang mong anak. Tapos, ito lang ibibigay mo. Alam niyo, hindi naman sana, hindi sana nagsusumbat ako. Kilala niyo ba si Ningning? Yung katulong ni Madam Mercy, yung gigising siya ng 10 a.m. at matutulog siya ng 6 p.m. Ano yun? Nagbo-beauty rest? Daig pa niya yung amo niya? Pero alam niyo ba, binigyan siya ng 5,000 pesos ni Madam Mercy. A few inches later. Kilala niyo ba si Doray? Yung nakatira doon sa may kanto, ng mga limang bahay lang ang pagitan dito, alam niyo bang hindi siya masarap magluto? Talagang napakasama ng ugali niya. Sumasagot-sagot siya sa kanyang amo. Naakala mo, porkit 10 taon na siyang nanihilbihan sa amo niya, eh, pati na rin siya ng pamilya. Pero alam mo ba, binigyan siya ng 10,000 pesos ni Madam Lani. Alam niyo yun? 10,000 pesos? Minsan nila inyong bako. Kilala niyo ba si Corazon? Yung nakatira dyan sa may kanto, yung katulong ni Madam Auring, na kada nilang umaakit sa balkong asawa ni Madam Auring, eh, kinichismis niya sa buong barangay namin kung sino-sino mga boyfriend na pupunta. Pero alam niyo ba kung magkano ang binigay ni Madam Auring kay Corazon? 15,000 pesos plus iPhone 11, isang baka, isang kalabaw at isang kambing. A few moments later. 17 years na nanilbihan. Ito lang ang ibibigay niya sa akin. Deserve ko ba talaga ito mga kainday? O kailangan ko ba kinang pakirabi ko para magsumbong? O tanggapin ko na lang ito na ganito lang talaga yung, alam mo yung ganito lang talaga yung kapalanan ko. Samantalang kilala niyo ba si Dodong? Yung hardinero dyan sa kanto? Alam niyo bang, limang taon akong niligawan nun, pero hindi ko sinagot dahil mas importante sa akin ang mga anak niya, madam at sir. One mo ba si Bogay, yung kapdador dun sa palengke? Alam mo bang, 8 years akong niligawan nun, pero hindi ko talaga siya sinagot dahil, alam mo yung hipong, yung puso ko na sa dalawang alaga ko na. Tapos, 17 years, ito lang ang bibigay sa akin. Alam mo yung hindi ko alam na, hindi ko alam kung sobrang malulungkot pa ako o, alam mo parang, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Kaya ito nga, gumawa ako ng resignation letter. I-correct nyo na lang ako mga kainday kung sa tingin nyo may mali rin sinulat ko. Dear Madam and Sir, please accept this letter as my formal resignation from my position as Yaya Kuklava. Open close parenthesis, all around me. Effective from 2 weeks from today's date, October 21, 2019. I appreciate the opportunities for growth and development you have provided during my tenure. Thank you for your guidance and support. Sincerely, Inday Shed. Paki-comment na lang sa baba kung sa tingin nyo may mali or kung ano ba yung mga dapat kong baguhin sa aking resignation letter. Kasi
talagang buong sa desisyon ko na talagang iwanan na sila. Kahit kaano pa na napamahal sa akin yung mga bata, syempre gusto ko na rin naman mag-group, diba? Sa ngayon, mga ka-Inday, kailangan kong inyong katulong. Kung sa palagay nyo ba, kailangan kong mag-stay alang-alang sa mga alaga ko na nakita nyo naman siguro yung video na nagpaalam ako sa bunso kong alaga. Kung kailangan ko bang mag-stay pa rito at tiisin na lang ang ugali ng aking madam, or kailangan ko lang maghanap ng bagong amo. Tulungan nyo ako, mga ka-Inday. Tinatawagan ko po si Sir Rocky Tulko na sana po tulungan nyo po akong malaman kung tama po ba ang mga benefits na natatanggap ko sa aking amo. Papaalam na po ako sa inyo, mga ka-Inday. Sana po sa mga darating na araw. Yaya Inday, yes. What are you doing? Nagbablog si Yaya. Oh, hi, Gatali, hi. Hello there. It's Baby Giant TV. Wow, nag-upload ko pa. Justin, mag-aalis na si Yaya, ha? Magpapakabait ka, ha? Pag umalis na si Yaya, okay? No, I want to go along with you. Why? Your mommy will get mad at me pag sumama ka sa akin. You want to go with me? Sure. Are you sure? Okay. Sige. Say bye-bye na. See ya! Bye.